mga kabati, ganito sumungkit ng starter. Halimbawa, yung truck nyo ayaw mandar. Yung starter niya ayaw click lang ng click, tapos ayaw tumuloy-tuloy. Malakas yung battery nyo, okay naman yung linya ng starter nyo, yung mga wirings, okay naman, kumpleto lahat. May diesel naman ang truck nyo, pero hindi siya nagre-redundo. Ibig sabihin, hindi siya nagre-redundo, hindi nakakarating sa starter ang kuryente. Hanapin nyo muna sa piyos. Number one, sa piyos. Pangalawa, sa mga relay. Pag kumpleto mga kabady, baka mamaya may diferensya ang starter nyo. Carbon brass, mga kabady. Ibig sabihin, dadalhin nyo siya ngayon sa shop. Papagawin siya. Kasi sa ating mga driver, hindi natin siya pwedeng galawin pagka ganun. Pero kung para pansamantala, mapaandar mo siya mga kabady, at para hindi ka mariker, maiuwi mo yung truck mo. Nangyari na to sa isang kabady natin, si Russell De Gracia. Nangyari sa isang bisis nangyari sa kanya to, sa truck niya. Kaya yung ginawa niya, ganun. Tumawag siya sa akin at nag-usap kami, ganyan. Sabi ko, sungkitin mo sa likod, sa starter. Ganito ang ideya mga kabady, tips. Paano mo mapaandar yung truck mo kahit ang starter mo nagluluko na. Sungkitin mo sa likod. Turo ko sa inyo kung paano sungkitin mga kabady. Pero bago man yan, para sa mga baguhan dyan at sa mga bago sa channel ko, pakisubscribe muna mga kabady. Yung pula dito mga kabady, pakipindot yung subscribe na pula at pakipindot na lang yung bell para sa notification at pakilike mga kabady dito. Okay, tingnan nyo mga kabady kung paano sungkitin ang starter para hindi ka mariker at may uwi mo pa. Pag ang starter mo nagluko, ito gagawin mo. Tara! Ganito ang itsura ng starter natin mga kabady doon sa truck. Huwag na tayo doon sa ilalim ng truck kasi napakasikip. Yan ang itsura ng starter natin na reduction mga kabady. Yan o. Diba? Ito ngayon yung Bindex drive. Bindex drive niya mga kabady. Ito ngayon yung pinaka starter niya. Ito yung gear niya mga kabady. Ito yung gear. Saan tumatama ito mga kabady? Yung gear na yan. Doon yan tumatama sa likod ng flywheel. Ito yung flywheel mga kabady. Yung gear ng starter dito tumatama yan. Yan. Ito kasi ang flywheel. Nandito ngayon yung clutch disc. Flywheel, clutch disc, pressure plate dito nakakabit. Ang starter dito ngayon nakakabit sa gilid na to. Doon sa kabila, yan o. Dito nakakabit ang starter mga kabady. Dito siya. Dito tumatama ngayon yung gear ng starter sa gear ng flywheel. Di ba? Kaya umiikot to mga kabady. Pag ikot ng starter, tatama dito, iikot din to. Kaya umaandar ang makina natin mga kabady. Ganun ang function ng starter natin. Pag andar na makina natin mga kabady, pag bitaw mo ng starter, kusang kakalas yun yung gear. Na ganun yan. Pag start mo ngayon, papasok yung gear dito. Papasok ang gear dito. Tapos iikot. Pag bitaw mo ng susian, kusang kakalas yun mga kabady. Aangat yan dyan. Diba? Kasi ang starter, hindi dapat siya sumabay sa ikot. Nasusunog yan mga kabady. Kaya ang style nun, pag start mo, papasok yun dito ang gear niya, iikutin niya to. Aandar ang makina, pag bitaw mo ng susian, bibitaw din yung starter. Hindi siya masusunog. Kailangan hindi siya sumama sa ikot ng flywheel ang starter kapag umaandar na yung truck nyo. Ganon ang function ng starter. Kaya, kung paano ang starter gumana, lumalabas to mga kabady. Ito. Ito siya yung gear niya. Pag i-start mo sa susian, lalabas to mga kabady, lalabas to. Tatama to doon ngayon, papasok to ngayon, ang ngipin na to, papasok to doon sa likod ng flywheel, yung tinuro ko. Sa paikutin niya. Aandar ngayon yung makina. Tapos, pag bitaw mo ng susian, kusa lang itong babalik dyan. Kakalas doon sa pagkasabit doon sa flywheel.
Takala siya doon sa pagkapasok. Papasok siya, takala siya, tapos babalik siya dito. Lumalabas to mga kabady. Umaangat to. Anong nang paangat dyan? Ito, yung Bindex drive. Ito yung mga kabady. Pagpasok ng kuryente dito, tsaka dito, pagpasok ng kuryente dito, dalawa na to, papasok sa loob, lalabas to. Sasabit doon sa likod ng flywheel, iikot. Pag iikot niya, sabay babalik na sa dito. Anda na yung makina natin. Babalik na yan. Kaya kung ang starter ninyo nagka-problema, punta kayo sa ilalim, mga kabady. Kaya pag ang starter ninyo, mga kabady, nagka-problema, ang starter, punta kayo sa ilalim ng track nyo. I-neutral nyo muna ang track nyo. Kalsuhan nyo, mga kabady, kalso, handbrake. Siguraduhin yung naka-neutral. Tapos, i-on mo yung susi. I-on mo. Umilaw ang dashboard. Pag umilaw ang dashboard, saka ka ngayon pumunta sa ilalim. Sungkitin mo yung starter. Ganito gagawin mo. Ganito gawin nyo, mga kabady. Sungkitin nyo, mga kabady. Ito. Screwdriver. Sigurado aandar yan, mga kabady. Ganun mo lang, mga kabady. Tanggalin mo kagad. Ganun na magsungkit ng starter. Sana matutunan nyo, mga kabady. Saglit lang yan gagawin. Aandar na agad yung truck nyo. Ganun lang, mga kabady. Ganun lang kadali. Pagsungkit ng starter para umandar yung truck. At para hindi kayo mariker, maiuwi nyo pa truck nyo. Kasi maramdaman nyo yung truck nyo, ang carbon brush nya hindi na kumakapit. Ayaw na yan magredondo. Kompleto naman yung wirings nyo, malakas naman yung battery nyo, pero walang redondo. Ibig sabihin, yung kuryente hindi nakakarating dun sa loob ng starter. Kaya yung gagawin nyo, i-neutral nyo yung truck nyo, kalsuhan nyo, i-handbrake nyo, sungkitin nyo sa ilalim. Bago nyo sungkitin, i-on nyo susi. I-on nyo susi. Tapos sungkitin nyo sa ilalim. Tulad nung ginawa ko sa video. Ganun lang mga kabady, ganun lang kasimple. Aandar yun mga kabady. Okay, sana marami kayong natutunan dito mga kabady. At sana matandaan nyo mga kabady, gawin nyo to pag nangyari sa mga sasakyan nyo. Tip to mga kabady. Maraming salamat sa mga solid na supporters natin dyan. Pakiusap ko mga kabady, huwag nyong skip ang commercial mga kabady. Yung ads, yung commercial mga kabady, huwag skip para support sa channel natin mga kabady. Maraming salamat. Pakisubscribe mga kabady sa mga bago. Pakipindot yung pulang subscribe at pakipindot yung bell notification. At paki-like nyo lang dito mga kabady. Nabubulol na ako. Maraming salamat sa inyo. God bless sa ating lahat. Adjourn.